ating pagkaiba-iba. Ngunit pag-isa lamang ang layunin natin, kahit pa man iba ang perspektibo natin, kahit iba pa man ang kultura natin, kahit iba pa man ang ating family background natin, iba pa man ang edukasyon natin, kahit wala tayong edukasyon or mayroong edukasyon. This is my quest, to follow the stars. Oh, no matter how hopeless, no matter how far. Welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection. At sa inyong lahat, maligong bagong taon. At nais kong bibigyan ng pagpapahalaga unang-una, dahil itong taon na ito ng 2022 ay isang taon na naman na ating paglilinlayan, ating pagsasamahan, na kasama kayo sa aking pagbabahagi ng Music of the Gospel Sunday Reflection. At nais ko pong bibigyan din po ng pagkakataon na pasalamatan kayo sa paglalakbay ng Music of the Gospel, dahil imposible po na mapapatuloy ko itong Music of the Gospel Sunday Reflection without yung mga inspiration ninyo, without yung motivation ninyo. And I think that is the beauty of the Word of God. There is something there that is reciprocated. There's something there na dahil masaya ako sa pagbibahagi ko sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng Music of the Gospel Sunday Reflection, kayo din po sa inyong pagbabahagi ito, pag-share ito sa inyong mga kapatid, sa inyong kabahagi ng pamilya. At again, salamat na salamat po. At masasabi ko nga, dahil ang pamagat ko ngayon sa unang linggo ng taon ng 2022 ay The Impossible Dream, na isang awitin. Inaawit ko na ito noong nakaraang linggo, ngunit nakikita ko po na talagang napakaugnay itong awitin ito, The Impossible Dream. Alam niyo, ito din po Music of the Gospel Sunday Reflection. Pagminsan, naiisip ko po kung paano ko ito mapatuloy. Pagminsan, naisip ko po na mag-give up na lang ako. Itigil ko na lang ito. Ngunit may mga kapatid tayo na patuloy na nag-inspire, nag-motivate, na parang nagpo-push sa akin, come on, it's not all about you, Father Lily. Hindi para to sa iyo, Father Lily. Hindi ito para sa isang tao lang. Kundi ito ay para sa ating mga kapatid na pagminsan sa buhay nila, uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. Na pagminsan sa buhay nila, kailangan nila ang salita ng Diyos na maggabay sa kanila. At ito, sabi ko sa sarili ko, kahit pa ako lang ang nag-i-edit dito, it takes time, but napakahalaga din pala sa ating paglalakbay. Gusto pong marating ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tinitingnan natin dito, hindi lamang pang sarili, kundi para sa iba. Napakaganda. You overcome the impossible, that impossible become possible. At salamat na salamat sa inyo. At nais kong pakinggan natin ngayon ang Music of the Gospel Sunday Reflection, at i-highlight ulit natin dito sa Music of the Gospel song, Bagyong Odette, na ang dami mga kapatid natin na hanggang ngayon, they're still looking forward. That sometimes they're looking forward there in their mind, in their hearts, at impossible dream. Ngunit again, sa tulong natin lahat, sa inyong pagbahagian, sa inyong simpleng maabot sa kanila, ito ay malaking bagay para sa kanila, para matupad yung impossible dream that will become possible. Mga kapatid, listen to the music of the gospel. It is a super typhoon with sustained winds of 120 miles per hour. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to be with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong, and to love
pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow the stars. Oh, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I only be true for this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm led to my rest. Welcome back to the Music of the Gospel Sunday Reflection. Mga kapatid, pakinggan natin na napakagandang awitin, the impossible dream. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe. At doon sa kuro na pakinggan natin, this is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far. And I think this is the main focus now. Ito yung pinakasento natin ngayon sa ating pagnilay-nilayan sa unang linggo ng taon ng 2022. At again, ulitin ko po ulit, kabahagi kayo sa aking pag-journey, kabahagi kayo sa aking paglalakbay. Mga kapatid, nais kong bibigyan ng pansin din po yung sinasabi natin Epiphany, yung pagpakilala ng Diyos sa sanglibutan. Pagpakilala ng Diyos sa sanglibutan. At nakasinto dito ang buhay ng tatlong mga pantas na sinasabi natin, the three kings or the three magi. Ngunit napakasigurado tayo na itong three kings na ito, the three magi na ito, itong mga pantas na ito ay talagang may alam sila. That's why, dahil may alam sila, alam nila kung anong ibig sabihin yung nagpakita sa kanila ang isang tala. Isang bahagi dito na sila po ay mga wise men. So, being wise, napaka-matalino itong mga taong ito. At kahit man sa kanilang katalinuhan, ang alam ko napakahirap din po ang kanilang dinadaanan. Alam niyo, imagine yung nakita nila yung tala. Iniiwan nila, sinasantabi nila yung kanilang magawain. Siguro itong mga pantas na ito, nakikita nila na kailangan din po nilang i-give up yung mga bagay-bagay na nakasagabal sa kanilang pagsunod sa talang nakita nila. Sa kanilang paglalakbay din po, napakalaking habon din po para sa kanila. Imagine silang tatlo, yes, mga matatalino, yes, nandiyan ang talagang lakas nila. Ngunit, makikita din po natin kagaya ng ating samahan, kagaya ng aming mga relasyon, pag tayo nagsasama-sama, nakikita din po natin at lumalabas dito ang kahinaan, ang mga pagkukulang. Nandoon din po yung pagkakaiba-iba ng perspektibo. Ngunit ang napakaganda doon, mga kapatid, dahil kahit maman sa ating pagkakaiba-iba, ngunit pag-isa lamang ang layunin natin. Kahit pa man iba ang perspektibo natin, kahit iba pa man ang kultura natin, kahit iba pa man ang ating family background natin, iba pa man ang edukasyon natin, kahit wala tayong edukasyon or mayroong edukasyon, ngunit pag pariho lamang, pag nagkakapariho ang ating intensyon, ang ating halikay, sigurado tayo naging matagumpay tayo. Sigurado tayo na kagaya ng mga tala, masumpungan ang ating mga hinanap-hanap sa buhay. At dito makikita natin yung nasumpungan na nila, itong batang ito, nandoon. Yung kasayahan na yon ay talagang nagtulak sa kanila para yumuko sila, para kilalanin nila. That's why ang Epiphany ay pakilala ng Diyos sa sanglibutan. Yung makikita nila itong batang itong si Jesus sa sabsaban, yumuko sila. Winoworship nila na ito ang hari. At
hindi lamang sila lumulungkod para dakilain itong batang ito, kundi naghandog pa sila ng mga alay. At napakaganda po yun. At siguro mga kapatid, ito yung hamon sa atin. Ang dami nating mga New Year resolutions. Ang gusto natin, marami tayong gusto marating sa taong ito ng 2022. At itong mga bagay na ito ay yung mga New Year resolutions natin, ay ito din po ay nakaugat kung ano man nangyayari sa atin yung mga nakalipas na taon, nakalipas na mga araw, nakalipas na mga buwan. At napakahalaga titingnan natin dahil, yes, gusto natin magkakaroon ng pagbabago. Gusto natin ng New Year resolutions. Ngunit, again, pag minsan itong mga New Year resolutions natin ay bigla ba bali naglaho ito? Bakit biglang naglaho sa ating buhay? No? Gusto natin magkaroon ng pagbabago, ngunit ayaw natin umalis doon sa mga nakalipas. Ayaw natin umalis doon sa mga attachment natin sa buhay. At kung ayaw natin umalis doon sa mga attachment natin sa buhay, yes, kahit pa napakaganda yung mga plano natin, napakaganda yung ating mga New Year resolutions, walang mangyayari dahil ayaw mo nating maging iwanan yung mga attachment natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga attachment natin na hindi nakakatulong, hindi nakakabuti sa atin, nakakasama sa ating pakipagrelasyon. Alalahan natin yung buhay ng mga pandas. Iniiwan nila, sinasantabi nila ang mga bagay-bagay kanilang magawain. Siguro kahit yung kanilang pamilya, isa vocation also sa kanilang paglalakbay para mahanap itong batang si Jesus. At ang napakaganda dito mga kapatid, dahil yun nga, alam daw din po sa ating paglalakbay, nandyan yung mga New Year resolutions natin. We start great, but sometimes we end up wrong. Bakit we end up wrong? Yes, nandyan, napakaganda natin umpisahan. Ngunit dahil sa mga problema sa buhay, ayaw natin harapin, ayaw natin masaktan, ayaw natin i-confront, lalong-lalo pagdating sa relasyon, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba, ayaw natin i-confront ang ginagawa natin. Nag-back up tayo. Sabihin natin nga, napakinggan natin na, I don't care. Ayaw ko na dyan. Bahala na sila. So, bahala ng habit. O yung sinasabi natin, I don't care attitude. So, talagang wala tayong mga katulungan. May mga dahilan din po na talagang kagaya ng mga pantas. Yung mga tao na nakasalamong kamila, kagaya ni Haring Herodes, inaakit sila na kamon. No? Para bagang inaakit sila na masubungan ninyo ang batang si Jesus. Sabihin niyo sa akin, dahil ako na naman ang worship sa kanila. At mga kapatid, dahil ang mga pantas ay may focus sila. Nakasentro ang kanilang paghanap kay Kristo. Dahil nakasentro ang kanilang paghanap kay Kristo sa batang si Jesus, hindi nila pinapakinggan. Hindi nila sinusunod itong si Herodes. Dahil alam nila na mapapahamak itong batang ito. Alam nila na itong taong itong si Herodes ay walang hiniling, walang ibang gusto din pang personal lamang. At siguro, ganun din po sa atin. Magkakaroon tayo ng focus mga kapatid sa ating araw-araw na buhay. Maging sentro na ang Diyos sa ating paghanap. Alam natin kung ang Diyos naging sentro sa buhay natin, ang lahat ng bagay ay may kanalagyan. Mga kapatid, kagaya ng mga pantas, bakit sila naging matagumpay sa kanilang paghanap sa batang si Jesus? Dahil hindi sila nawalan. Naging gahay nila, naging gabay sa kanila yung tala. Alam mo mga kapatid, sa ating buhay din po, may makapatid tayo din po, makaibigan, kamag-anak, member sa pamilya, mga nanaglipon sa simbahan, nanglipon sa lipunan, naging tala din po natin para makikita natin si Kristo. Naging gabay din po natin. Ngunit, again, kilalanin natin. Magkakaroon tayo ng focus para madedetermine natin, para malalaman natin na ito nga ang aking hinahanap. Ito nga ang totoong gumagabay sa akin. At isa po na isa bibigyan ng pansin, ito ay papaabot sa inyo dahil ngunyang pag-i-eleksyon na naman ang mga kapatid natin na tumatakbo sa anuman ang posisyon sa gobyerno. Ang dami nilang mga promises, ang dami nilang mga sinasabi,
At pag minsan tayo ay naliligaw at naninilig dito mga kapatid, na nandiyan yung focus natin. Huwag natin titingnan yung personal lamang nating kahilingan or kapangailangan. Huwag natin titingnan dahil sila ay mga relatives natin or may utang na loob tayo sa kanya. Kundi pamilay-nilayan natin, ano yung sino yung mga karapat-dapat na maglingkod sa ating lipunan, maglingkod sa ating gobyerno. Dahil ang paglingkod sa ating gobyerno ay ito ay para sa pangkalahatan, ito para sa ating sambayanan, ito ay para sa ating bansa. Dahil alam natin na namin natin mga kapatid ngayon na naghihirap, ang dami natin mga kapatid ngayon na naliligaw, ang dami natin mga kapatid ngayon na talagang walang mapupuntahan. At kailangan nila ang tala. Kailangan natin ang tala. Mga kapatid, salamat na salamat po sa inyong lahat. At alam po na kayo din po ay naglalakbay kagaya po. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung sinasabi nila ang way that the impossible game to fight the inevitable foe. This is my quest to follow the stars. No matter how hopeless, no matter how far. The music of the gospel is a reflection. Happy New Year sa lahat, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.